Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila naging balnga ang lahat dahil nga si Kuting ng Norte ay talagang kinalaban na rin si Senador Amy Marcos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang saan ang sinasabing unity kung ang kanilang pamilya ay hindi nila maaayos. Well mga kaibigan, kung pinag-uusapan ang unity ay ibang unity ang nangyari ngayon pa administrasyon na ito. Dahil nagkaroon talaga ng unity ang mga magnanakaw, ang mga korup na opisyales at mga politiko sa pamamagitan ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smags ay nanumbalik lahat ang mga pulburon user at mga Mary Jane user na tila tuwang-tuwa nga sila. Makikita natin ngayon sa Bilibid Prison ay talagang nagtutuwaan ang mga pulburon at mga bangag doon dahil kay Lisa Smags at kay Kuting ng Norte na ito. Matatandaan nga natin mga kaibigan ang ginawa nga kay DJ Bantag na pilit pinatalsik sa Bucor Bilibid dahil ito pala ang kanilang tunay na pakay na talagang mababalik na naman ang paggawaan doon ng mga pulburon at talagang limpak-limpak na naman na salapi ang makukuha ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smags at ni Tamba at ni Rimulya dito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang maliwanag pa nga sa sikat ng araw na kahit pag-aralan natin na ito ang kanilang ginagawa, ang taktika nila ay ayaw mabunyag. Kaya naman talagang pati si Senador Amy Marcos na binubunyag ang mga baho ni Kuting at Lisa Smags ay talagang pilit na pinapabagsak na rin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Amy po yung may ganito, may ganyan. Tapos ako, shit, buti na lang hindi ako nakalive ng mga panahon na yun. Kasi nga parang ako kanya, wala ko. So nung nandun ako sa Ilocos Norte, dun ko na talaga naramdaman na kaya palang walang naibigay sa akin sa Emerald. Dahil wala siyang maibibigay. So yun yung ano ko na parang, oh my God, ano ba to? Parang nagkukutub-kutub na ako nung panahon ano na yun. Just to share, after the triumph, nung nanalo na sila, di ba nagkaroon ng parang PVE, kasama pa sila Rocky noon, kasama pa sila Mami Peng, kasama pa yung nag-Ilocos. At doon, nung inisponsoran ni Senator Amy yun, nag-ikot-ikot sila mag-vlog. Ganyan din ang reaction. It was all Amy. It was really Amy. Sa totoo lang ha, you can quote me dito. I was talking sa maraming mayor. Si Amy ang mahal nila, hindi si BBM. Pero yun nga, they even hate Lam. So, kawawa naman yung mag-asawa, si President Idol BBM, tsaka si yung Lam, Lisa Araneta Marcos po yun, ha? Kita nyo, pati doon sa lugar nila, ayaw pala sa kanila. Sabi nito, ha? Ni Daryl Yap, pambihira naman. Ay, grabe. Nag-congressman na siya, dyan, di ba? Si Isko Yorme pa lang. Ayun lang nga, eh. Kaya nga, eh. Pero gusto lang niya, gusto ko lang rin patunayan na si Marcos ay may nagawa. Eh, syempre, iba yung kay Mayor Isko. Kay Mayor Isko, ano yung pantao yun eh. Di ba? Yung kay Marcos Jr., pang ano yun? Pang-breathing. Ito na, tuloy natin. Itong mga to, itong mga mayors na to. No? So, yun ang ano dyan. So, yun, at ito pa, oh, exclusive na naman to kay Joey Duviv Everyday, no? Deep probe. Mm-hmm. Kasi ang deep probe yan, ang requirement namin, magpadala kayo ng platform. Platform. Mm-hmm. Kasi doon namin ibabase yung tanong sa platform ninyo. So, nagpadala sila ng platform. So, nang binigay sa amin yung mga copies ng bawat isang platform 2 hours before the deep probe. So, isa-isa namin tinignan. Sabi ko, ang taray naman ng mga platform ni ano, ang ganda. Sabi ko, ang taray naman ng platform ni
Sino ba yung mga nandun? Si Nograles, si Abelia. Sino pa yung isa yung sa left is? Si Calyodi. Calyodi, even si Montemayor, ganyan. Maayos yung platform. Day. Yung galing sa team ni BBM, wala pa yung galing sa team ni BBM. Mm-hmm. Alam mo kung ano yung binigay sa amin ng SMNI? Gawa pa nung researcher ng SMNI. Mga copy and paste ng mga statement ni BBM sa iba't ibang... Sabi talaga? Hindi sila nag-submit? Alam mo kailan sinubmit? Mm. 30 minutes before sumalang si BBM. Talaga? Yes! Texman, nandun, tapos diba si ang una nagtanong ng Sky, the car, sabi niya, oh wow, very impressive, I see the platform, very, diba, parang ang kapal daw, ganyan. Pero gusto ko lang sabihin na, hindi yung binigay sa amin at the same time nung mga iba, ang kaya nga sabi, kaya nga, I was disappointed at the time, because gusto kong talaga magtanong from the platform, eh, paano mo aaralin yung platform eh? Binigay sa iyo. No, no, to bolster that ano, that experience. Nung nanalo na, actually same group itong sila ano, yung communications ni PBBM. Inano niya kami, dinapitan kami niyan kasi parang gusto nga nila na ano, na parang oy, ano i-ano niyo naman yung mga good news about the administration, kinem-kinem, gawin niyo naman content ng mga vlog niyo. Mga bobo yan, yung mga communications nila. Tapos wow, ano din bihira, narinig niyo ba 'yon? O yung sa communication ni President Marcos, sabihan kayo mga bobo kayo. Ang sakit-sakit naman, oh, grabe naman si Daryl. Pambihira ka naman, Daryl, oh. Sasabihan mo mga bobo. Ay, JC Crotol, shout out. Pambihira. Hindi ako nagsabi, guys, ha? Inuulit ko lang sinabi ni Daryl. Mga bobo daw yung communication sa Malacanang, pambihira. Nakaka-hurt ko. Hindi sa ang problem kasi sa kanila, gusto nila magda-download lang. Pag pagtatanungin mo sila, bakit ganito, bakit ganyan? Hindi ka sasagutin. Wala silang alam. Wala silang alam. Bobo talaga. Wala silang alam. Wala silang alam sa policy positions ni BBM. Kaya pag tinanong mo ngayon, mga ngayon, wala yan masasabi. Pati nga yung mga vloggers nila, walang alam. Lalaitin mo. Wala talaga. Alam mo Wow, pati vloggers. Kaya ba mga iba na yung content? Kaya ba ang mga nagbago na yung content? Kaya ba nag-ano na sila? TBJ? Yung iba, kung ano-ano na. Grabe, ngayon ko lang ano, ngayon ko lang nakikita to, ha. Kasi di ba alam naman natin nung panahon ng kampanyahan eh. Puta, grabe-grabe sila kung tumira, di ba? Talagang kukuyugin ka pag tinira ka. Tapos ngayon ilalabas yung lahat to dahil ayaw nyo na sa idol nyo si Marcos Jr. Ay, nako, talaga naman ako. Iba talaga. Nung umpisa pa lang, kaya kami, nagbablog din kami. Kaso kami, maka-isko, di ba? Pero kita nyo naman, lahat naman ng binlog namin, eskwelahan ni Isko, di ba? Nang Maynila, hindi ni Isko, na pinagawa ni Isko. O tinrabaho ni Isko para magkaroon ng Maynila. Ospital, na libre yung tawag dito. Yung, ano ba yung sa ano, sa liver? Dialysis. Ay, nako. Tapos guys, sasabihin nyo lahat yan. Talagang ano, waste of energy actually to read them, to talk to them. Wala talaga. Anong pag sinabi mong anong alam nila sa policy, di nga nila alam yung policy. Mag-celebrate dahil bayad ang program debt. Parang patangan nyo sa kapya pagpepepekto sa isa-isa. Ewan ko sa inyo. Program ano yan, ha? Internet program ng taon, ha? Ng taon na to, ha? Ng taon na to, ha? Ang sarap pagpepekto sa tamputra, guys. Ang para... ano pa, ang caption pa, iyak na naman dyan yung ibang insecure. Putang ina talaga. Feeling ko accomplishment nila yung pagpapatumba doon sa page ni Maharlika. Saka yung pagpapadelete nila sa akin sa Facebook, yan ang accomplishment, girl. Yun na yung reason for them to celebrate. Celebrate. Yeah, actually. Wala silang alam sa policy, to be honest.
Kaya pag tinanong, di ba, Coco, ikaw mag-participate ka naman, Coco. Okay. Sige, sige. Baka kasi naingayin ko. Actually, di ba, Derek, sabi mo, yung pagpuntang Ilocos, na-invite tayo nun, madam, eh. Kaya lang ako lang yung tumuloy. Ako yung tumuloy. Tapos, yun, sila Zen, sila Rocky, kasama doon. So, nandun lang para i-feature yung Tanok Festival sa Ilocos. So, si Amy din ang gumawa. Ah, oo. Then, nung gabi, gusto nila akong i-invite talaga si Kaki. Parang uminom kami, ganyan. Tapos, ini-invite talaga nila ako. As in, dinedirect ako sila. Kasi pakiramdam ko talaga, they cannot give anything. Alam mo yung parang, yung mga vlogger na kasama namin, well, nandun si Old School. Pero yung iba talaga dun, alam mo yung parang, ano lang sila, yung parang... Ayan guys, kanina, na-check ko yan. Si Old School. Vlogger din ni Pangulong Marcos. Aba, grabe yung mga picture nila. Yung inauguration, yung meet and greet ng mga Marcos vlogger. Aba, talaga naman yung buhati si Marcos para bang nasa ano? Nasa Diamante. Tapos ngayon, galit na galit. Huwag kayo magagalit, pambihira naman kayo. Ngayon, galit na galit kayo kay President Marcos. Napaka-unfair nyo naman, no? Pambihira. Oy, Agnes Togashi, shout out! Ayan, Happy New Year, Tol JC Crew, ha? Happy New Year. Ito na, tuloy natin. Sa mga wedding event na nagko-cover lang, pero they are not adding anything doon sa narrative, sa information. Talagang parang nagbi-video lang sila. Tapos yun na, ipo-post na nila. Tapos ini-invite nila ako. Sabi ko, sorry, hindi talaga ako ayoko talaga. As in, dinidirect ako sila. And this is with Rocky. At dun ko nakausap nga si Rocky. Eh, dun naman, I don't know if this is Pero yun, sinabi niya sa akin na si Rocky talaga ay parang more on propaganda talaga siya. So, ayun. Kaya nung nandun, sabi ko, you can invite me next time, but it's clear na hindi ako kasama ng grupo nyo. So, nag-i-invite talaga sila ng re-recruit talaga sila ng more vloggers. Doon sila kaya nagbuo lang, doon sila nagbuo ng team, di ba, na babanat kay Maharlika. Oo. Ang problema nila, sobrang wala talagang ka-quality-quality yung mga kinukuha nila. Parang pero basta ang nag-arrange nun, si Zenda nga. Itong sila Gaza. This is the problem. Kahit nung panahon ng mga kakamping, ito yung problema kapag kumuha ka mga influencers dahil marami lang silang followers at pinagpolitika mo sila. Kasi sa politics, you really need to understand the system, the processes para makapag-opinion. Hindi ito yung parang moral, yung parang moral high horse lang. Hindi, at saka sila, invested sila sa emosyon. Yes. Emotion-based. Diba? It sounds right, pero pag tinanong ka na, yung alam mo sa policy, paano ba na nangyayari yung sistema niyan? Wala silang masasagot. So, wala din, talagang babagsak. Kaya yung mga content creator na nakukuha nila, you are actually just, tingnan nyo, nag-comment pa ba si Christian Gaza, si Makagago? Because clearly, they don't know what they are talking about. You are selling your platform na binibenta nyo talaga yung popularity nyo. Because yung mga followers nyo, hindi naman kayo finalo because you know a lot about politics eh. So sinisira nyo yung sarili nyo for that amount of money na makukuha nyo naman kahit hindi kayo magganyan. Hindi kayo magpolitika-politika. So yan, parang yung mga mamaleni dati sa TikTok. They... Nako, ito na naman. Tinira na naman si Lenny. Eh, si Lenny tsaka si Marcos parang parehas lang. Parang it's a tie lang. Nako, Diyos ko. Woo! Diba? Parang it's a tie lang si Lenlen tsaka si Bembem. Dapat gawin na lang love team yan. Nako, Daryl Lab, gumawa ka. Bembem at Lenlen forever. Kasi halos, eto tayo may idol. Oh. Si idol, diba? Oh. Pambihira naman, oh. Tuloy natin. Bembem tsaka Lenlen, ha? Gawan nyo ng ano, ha? They created contents about Mama Lenny. Nung kinakausap na namin about
mga alam nila sa politics, wala din naman. And yun yung problema nitong kabila, nitong ng mga tamba vloggers. Na ay sandali lang hanggang kayo dyan. Sabi daw ni may nababasa ako na active na raw yung page ko. Hindi pa ako maka-login. Is it true? Ah. Hindi mo na access yung ano for the motherland? No, ano pa rin ako? Disabled pa rin. Pero kayo na-access yun. Ano yun? Nakikita namin yung page. Eh, yung profile ko? Yung profile mo wala pa. Pakita namin yung page mo. Ah, sige, pakita. Nami-miss mo? Hello naman, Daryl. You have another account. Hindi ako pwede mag-account. Gawin niyo na lang ako ng account. Yun dapat. Oo, pwede. Go, madam. Ayan. Gawin niyo ko ng account. Gawin kita. Gawin mo siya, madam, ng dalawa, tapos pareho yung admin dun sa page. Hindi, kailangan muna. Yung admin, yung current admin, yung current admin ng motherland, i-admin niya yung gagawin. Oo, magpapa-add. So, sino, contact mo ba yan, Sas? Yun ang dapat mong call. Yes. Message mo siya. Yes. Yun. Oo. Ah, ayun. Sandali mo. Tatawagan ko lang si Facundo. Ayun. Gawin niyo ako ng account. Gawin niyo ako ng Facebook. Sige. Oo. Ayun. Ano? Ang tagal kong nawala. Naalala mo, Sas, nung paglabas nung yung nilabas ni TPL na mga list. Yun, after nun, di ba, may mga death threat ako, may mga reports. Kaya sobrang restricted ng Facebook account ko din. So, ayun. Eh, na-discover ko yan nung panahon ng campaign period na nawala yung account ko. So, inanapan ko talaga ng loophole yan sa page. Mm-hmm. Ikaw din, madam, gawin mo. And si Direk for sure meron yan. So yun yung loophole. Na pagtatanggal ka, kung may admin. As long as may another admin pa. We don't want to call it loophole because it's just, you know, fair rights. Kung may page kasi yan, at hindi lang ikaw, just like me, yung page namin, yung Vincentiments, it's owned by me and Vincent Asi. So kung ako lang yung may violation, alang ang madamay siya and may contribution siya doon. So, you know, it's parang kung may kasalanan yung isang admin, siya lang. So the best way is you have many admins na contact mo kasi kapag nag-post naman ng page, di ba, it will still carry the name of the page, not naman the one who posted it. Regardless kung sino yung admin na nag-post. Yeah, the power is with the name. So... Grabe siya. Babaho ako, dudurugin kita. Charot. Anyway. Direk, anong reaction mo dun sa... Kasi nasa travel na the entire Christmas vacation. Ito yung pinaka-recent na lang. Yung conversation ni Maharlika tsaka ni Sas kahapon was very, very clear in saying na the black ops of this admin are Mel Robles, RJ Nieto, and Lisa Marcos. Well, it's an open secret. I just made it public. What was the question? My reaction to that? I've never met yung tatlong yun. Talaga? Never. Alam mo, ngayon lang ako magkukwento ng ganito. Ah. When BBM won, there was a party at Green Hills. It was a restaurant in Green Hills. I was being invited by RJ to go, no, na pumunta ako. Pero, of course, Amy said, no. So, you're not supposed to celebrate with them. So, hindi ako pumunta. So, I never had the chance to meet RJ in person. I never met the first lady. Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Nung nag-set ako ng meeting, ito,
open na talaga to ha. Nung naghahanap ako ng trabaho, nung kampanya, nakausap ko na lahat. Nung pupunta ako sa HQ, ang mali ko talaga eto eh. Pagpunta ko dun sa HQ, I was looking for Aimee Marcos. Yung pala, yung palang pangalan na yon ang pinakapinagbabawal sa HQ during that time. So, maling-mali ang pasok ko talaga. So, ako, anong tawag dito? The person that I met was number one because I know Franz. No? Siya ang nakausap ko. Imperial. Yeah, Franz Imperial and Martin Araneta. Sila ang nakameeting ko. Hindi ko na-meet si Lam. Hindi ko na-meet yung Mel Robles. Hindi ko rin na-meet si TP. So it was Martin Araneta and Lam. Ito lang ang masasabi ko. No? Nung time na hindi pa sila nananalo, damang-dama kong takot na takot sila kay Aimee. Yun lang yun. Because Aimee is the dragonesa of the family. And hindi ko sila masisisi kung... Hindi ko masisisi sila kung ngayon she can feel the power over Aimee. Kasi talaga for the longest time, Aimee calls the shot. Sa totoo lang siyang may utak talaga. Ako nga eh, nung sinabi ko nga na malaki utang na loob nila kay TP, kasi dahil kay TP, si Sas, ganyan. Kinorek ako ni Aimee, sabi niya sa akin, no, si Sas, ano siya, consultant siya talaga sa foreign policy. Hindi siya kinuha dahil friend siya ni ganito. Kinuha talaga siya because yun yung alam niya. Tapos tinanong ko siya, harap-harapan, tinanong ko siya, shit, magagalit mga boss ko. Kasi si Sas, may connection din sa Viva yan. O, ayan na ha. Ganito. Si wala na. Viva. Wala akong connection. Hindi natuloy. Hindi, pero kilala ka nila. Super praise. Super papuri mga boss ko kay Sas. So, maghihing Viva hot tips na ako. So, ngayon, yun, ganun ang ano. As in, bilib si Senator kay Sas. Mm-hmm. Bilib yung mga boss ko kay Sas. So, ako, tinanong ko si Senator kung bilib. Sabi niya ganun. Oo, kaya nung unang-unang nag-post si Sas na ano to, bakit parang nag-iiba yung ihip ng hangin, alam na ni Senator na that's the beginning of the end. Direk, anong ako ang third horseman of the apocalypse. Ayan guys, so napansin niyo yun. Ibig sabihin, yung umpisa pa lang pala, tinatarantado na sila nila Marcos, ano? Kasi di ba, ito, narinig nyo naman, ang linaw-linaw. Doon pa lang, sa maghipag, kay Senator Aimee at dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos, eh hindi pala sila magkasundo. Tapos naghahangad pa sila ng unity. Naku, talaga, itong mga vlogger na nag-ano kay Marcos, Alam niyo na pala yan bago pa mag-eleksyon, di ba? Nagano kayo, nagpikit-pikitan kayo, wala kayong nakita. Tapos ngayon, pag sasabihin niyo na ganyan pala, ganun pala. Nung panahon ng kampanya, wala kayong nakita? wala, ganun lang sila, oh. Pambihira. Noon pa pala, nakakabudulan na. Kaya hindi nakakapagtaka na marami nang lumalabas at sinabi na budol sila. Di ba? Dahil sa mga animal. At sino-sino yung mga animal? Nako, eto na. Ang una kasi si Animarly kasi yung first horseman. Ang ina, mga si Raul yung mga horsemen. Pero hindi ko malaman kung ano yung ano. Lagot kay sa akin. Nako. Ano yung ano? Kalachuchi. Ayan. Nakita naman nila kasi ito na nga sinasabi ni Sas. Nung umpisa pala, nakita na nila na si Marcos walang nagawa, na hindi magkasundo pala yung maghipag. Pero syempre, dahil nga sa Uniteam, di ba? Yung tulong sa bayan, uno, yung mga tinatawag nila na kusang loob na pagsuporta sa mga Marcos, nangyari sa atin. Nagkaroon na ng mga sinasabing budulan, di ba? Dapat nung pa, sinabi niyo yan.
kasi yung reaction ni Disney. Hanggang na ako, Joey. Ha? Mag-isip ka na lang ng pangalan. Same na lang. Pangalan. Horseman na lang para kalaban mo yung unicorn. National Security. National Security. Ano, yung reaction ni Direct, ni San Aimee, well, sabi nga ni Sas, kung titingnan natin yung mga policy ni San Aimee, mga ginawa niya, may makikit, magaganda talaga. Pero, right now kasi, may mga follower ako na talagang, well, naintindihan naman natin na parang naano sila, na trauma sila dahil dito sa nabudol nga na parang nga, wala na kaming tiwala sa lahat ng Marcos. Hindi mo ba, hindi mo sila masisisi pag nagsisend kayo ng screenshot sa akin. Hindi ako makapag-react kasi hindi mo talaga masisisi. Kung ako wala lang ako sa loob, hindi ko alam yan. Galit na rin ako kay Senator Aimee. 'Di ba? Napakadaling makaramdam ng galit at saka ng pakiramdam na tin rider. Okay? Totoo naman 'yan eh. Kaya nga ako number one, the reason we supported these people is because of continuity. We wanted continuity and we wanted, we wanted the protection. Ganyan din dati gusto namin kay Isko eh, yung continuity ng kampanyahan. Kaso, nakabudol kayo. Mas malakas yung budol power nyo, ayan. Ngayon, kayo na nagbubudulan. Kasi alam naman natin kung si Lenny ang nanalo noon, edi nakakulong na si Digo ngayon, inuusig siya ngayon. Yun yung nasa isip ko, no? In order for us to protect the change, in order for us to, you know, protect the system na talagang iginapang nung nakarang administrasyon, dun tayo sa nagsasabi na itutuloy nila. Diba? So ngayon, hindi natin masisisi yung mga tao kung galit sila. Ang tanong nyo, anong reaction ni Senator Aimee? Ito reaction niya, number one, I'm not allowed to say it, pero you know naman I'm saying things that I'm not allowed to say. So, si Senator Aimee, may operation siya sa mata. No? Inoperahan yung mata niya na, naluloka naman kami. Lalagyan ko na naman ng pagka-folklore. Wala kasing, yung mga specialista, wala nakikitang mali. So, kami na naman nila Crisette na naniniwala sa mga kami nila Attorney Tixie na naniniwala sa mga kulam-kulam. Meron kami mga ganyang iniisip. Wala kasing mali sa mata niya, pero she feels something is wrong. So, she finally pushed through with the operation. At habang inooperahan siya nito, habang nagpapagaling siya, dito lumabas tong mga to, yung panawagan ni Maharlika na kapag di ka pa nagsalita, ilalabas ko tong mga ganyan-ganyan. Ito namang, ito, alam ni Aimee tong mga pulboron issue, ganyan. So ako, habang nagagaganyan sila, Senator Aimee, nagsinend niya sa akin yung tanong ni Sandro. Ito, may sasabihin lang ako. Siguro, pag nagkatotoo, o kung totoo man tong sinasabi nilang pulburong video. Siguro ito yung pangalawang pinakapandidirian ko sa lahat ng video nakita ko. Una yung kay Delima. Tapos ito yung susunod. Ako po, Diyos ko. Pag yung pulburong na video na yan lumabas, ewan ko na lang. Sasakit na talaga ang mata natin. Na, what's this? Tita, what's this? Something like that. So ako, hindi ko pa napapanood yun kasi nga, bumbawi ako sa pamilya ko. So, pinanood ko. Ako naman, ito lang ang masasabi ko. No? Ito lang. Kagaya din ang sinabi ni Ate Trix, ni Attorney Trixie. It's gonna be very hard for Senator Aimee. Ako naman, ito ang sabi ko sa kanya. Senator, magiging mahirap yan para sa'yo kung ang gumagawa ng kapalpakan at kabuktutan ay yung kapatid mo mismo. Siya ba ang gumagawa niyan? Yun yung tanong ko sa kanya. Ang sabi naman ni Senator Aimee, he is the president, so whether ang gumagawa niyan ay siya o hindi, kung nagawa, sa kanya yung sisi. Under his watch, yeah, siya na yon, sabi niya.
So ako, nung una, come November, nung kanyang birthday party, kung saan ano, natatawa kaming lahat because during that time, eto na yung ano eh, Sandro and Malutikia moment nung birthday ni Senator Ivy. Alam mo ba yan, Joey? Hindi. Ano meron? Hindi mo alam yun? Hindi. Kasi, I was not there nung birthday ni Senator Ivy. I was meeting a big star for Viva. Ito yung SAS, di ang lola Malu mo nakaupo dun sa ano malayo. Di Sandro parang ask him na what did I do wrong ba? Bakit ako ina-attack sa social media? Anong mali na gawa ako? Ang lola Malu niya lahat. Gumano na lolo. Ay, alam ko yung ano kasi nag-live tayo ng bonggam-bongga diyan sa eh, di ba yung kinarni natin si Sandra ng bonggam-bongga. So ngayon during that time nung November na yon ganito si Senator Amy, I will not condemn the government, I will make tuligsa point per issue. Kasi pag tinuligsa, ay kapag kinondem ko yan, wala namang maniniwala sa akin. Wala kasing naniniwala, hindi sila okay eh. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang pati nga si Senador Amy Marcos ay pilit na pinapabagsak na rin ni Kuting ng Norte at Nelly Susmags. Well mga kaibigan, banat naman ang maraming netizen na pagkakatiwalaan ba natin si Manang Amy or talagang parehas ito sa kanyang kapatid. Ngunit ngayon nga ay talagang linaglag ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.